So what's up mga kapakloy, ang topic na rin natin mga kapakloy, paano natin i-coconnect yung mga color coding itong ating RPM na tachometer. So may mga wires ito mga kapakloy na limang wires. Ayan, limang wires. Ayan. Ito may dalawang mahaba. May dalawang mahaba, red, black at saka red. At saka merong black na maiksi, green na maiksi, tsaka yellow na may black. So tuturo ko sa inyo mga kapakloy kung ano yung mga konekta nito mga kapakloy. Unahin natin itong dalawa. Itong dalawa mga kapakloy, itong black, syempre negative to mga kapakloy, negative ng battery. At saka itong red, positive ng battery. So hindi natin to mismo sa battery natin i-connect, kundi maghanap tayo ng connection sa wireless dun sa ating harness kung saan tayo magkoconnect nito mga kapakloy mamaya. So ito namang kulay black, itong kulay black mga kapakloy na maiksi is positive to siya mga kapakloy ng tachometer. So ito mga kapakloy, pwede rin nyo rin i-direct dito sa ipagsamahin muna nyo na dito sa red, isang red, kasi positive din naman to eh, kasi positive din to ng tachometer at para gagana yung kanyang RPM. Pwede nyo to ipagdikitin mga kapakloy, itong dalawa na to. Pwede rin nyo to idikit sa anong positive doon sa harness natin sa ating motor. At saka itong kulay green mga kapakloy, kulay green, yan, kulay green na to is ground. So pwede nyo ipagdikit dito sa negative sa ating battery, ito dito ipagdikit, pagsama nyo. At pwede rin nyo rin idikit diretso sa body ground. So malaman natin mga kapakloy kung saan yung gusto kong idikit o ipagsama ko ba dito o sa body ground. Tsaka itong yellow na may black mga kapakloy, ito yung iwalay. So ito mga kapakloy, ito yung konektado papunta sa ignition. Sa ignition natin mayroon dong isang kulay na ganito din yung kulay, yellow at saka black yata sa ating motor. So ang motor na kakabitan natin mga kapakloy is yung TC125 mga kapakloy. Yan, yan yung motor na yan, TC125 Rossi. Yan yung kakabitan natin mga kapakloy. So tinanggal ko na rin yung kanyang dito sa address kasi dyan tayo magkukunik mamaya. So yan mga kapakloy, itong yellow na may black, ito yung lalagyan natin yung wire na mahaba pupunta sa ignition para gagana yung ating RPM tachometer. So sa ignition mga kapakloy, dito yan natin ikabit. Oh. Yan. Dito natin ikakabit na may yellow black din, yellow black. Oh. Yellow black na wire, dito na ikakabit ignition, dugtungan natin yung wire galing doon sa, puna sa inyo yung color coding ng ating kuan, wire ng ating tachometer. So ikakabit na natin, lagyan natin ng mga wire at saka ikakabit natin pakloy. So tara mga kapakloy. So ayun na mga kapakloy, nakabit na natin yung RPM dito sa lagayan natin ng ano. So ito na yung mga wire niya mga kapakloy. Dinugtungan ko na yan ng mahaba para connect natin sa saan natin i-connect to mga kapakloy. So ito mga kapakloy, ito yung dilaw at saka white, dilaw at saka itim. Ito yung sa ignition. Dito natin ito i-connect mga kapakloy, ito ignition na to, ito yan, itong wire na to i-connect natin to mga kapakloy. Ignition na yan. So yan mga kapakloy, nakakabit na natin yung dilaw na may itim pupunta sa ignition. Yan, ignition coil. So sunod na mga kapakloy, itong kulay green, ito i-connect natin sa body ground. Kahit saan mo, saan nyo gusto ikabit, saan kayo gusto, kayo basta part sa body. So yan mga kapakloy, ikabit ko to. So yan mga kapakloy, dito ko muna ikabit temporary. Yes, magkabit ako saan mamahanap mamaya kasi i-ano natin kung gagana ba itong ating RPM. Kukunik muna natin. So dito sa body ground ko kinukunik itong sa magnesium na ground. So sunod mga kapakloy, itong black, itong black na ito, ito yung negative. So ito yung kukunik natin doon sa
may harness dito sa dito. So ang negative ng mga ano mga pakloy rosy wire kulay green, maganap tayo sa ground mga negative na yung pakloy. So kukunin ko muna mga pakloy. So mga pakloy, dito ko i-connect sa negative ng ground ng headlight. Kahit saan, basta po din dito kulay green na negative, saka din negative din dito sa signal. So yan, nakabit natin mga kapakloy. Susunod naman natin ikabit ay itong pula mga kapakloy. Sa isang itim, ito yung pinagsama ko na eh. Kasi itong pula, itong itim na to, ito yung sa tachometer na positive, saka itong red, ito yung sa positive din, puntang battery. So i-connect natin to dito sa accessories. So ang accessories ng ano natin mga kapakloy, Rusi DC125 ay galing sa switch ng ignition. Ito sa ignition, ang socket niya ito. So ang accessories niya mga kapakloy is itong kulay black na sa Rusi. Sa mga naka-Rusi dyan, kulay black yung accessories niya. So ito, pinagano ko na itong mga kapakloy kasi nagkukunik ako nung yung isa kong video na ginawa ko na battery operated na headlight. Dito ko na i-connect sa accessories. So i-connect natin to dito mga kapakloy sa accessories ng battery. So yan na muna natin to mga kapakloy kung gagana siya. So ipag-ayusin lang to natin mamaya. So yan mga kapakloy, na-connect na ito sa accessories sa positive, saka itong sa negative na itim, saka itong isang green body ground natin, ito body ground, saka itong yellow na may itim, ito yung papuntang ignition. So mga kapakloy, yun, natapos ng ating wearings. Ayusin lang natin yan mamaya. Iho natin ang ating switch. Kung titignan natin yung ilaw to dito mga kapakloy, so yan, gumagana yung ating RPM tachometer mga kapakloy. So kung ano natin, paandarin natin to, gumagana ba talaga siya mga kapakloy. So yun mga kapakloy, umagana siya. Gusto natin kung gumagana ba yung kanyang RPM. So yan, okay, gumagana siya mga kapakloy. Yun. Okay. Yan. So yun mga kapakloy, natapos na rin ang ating paggawa natin sa ating tachometer ng RPM sa mga wearings natin. So yun lang mga kapakloy, sundan nyo lang yung aking mga sinasabi, itong dilaw na may itim papunta to ng ignition, saan yung banda ng ignition, depende yung anong motor sa banda. Tapos itong green, pwede rin nyo ito isama doon sa itim na negative, o pwede rin i-body ground nyo ito. Sa akin, bina-body ground ko ito. Itong itim, yung itim sa tachometer, kung ilaw ba siya, saka ito yung red, puntang accessories. Dito tayo sa accessories, nagkoconnect. So yung mga kapakuloy, gumagana na yung ating RPM, tachometer, yung wireless yung mga kapakloy. Ayan. Yung mga kapakloy, so tapos din yung ating pagawa. So ipagabit na natin lahat yung ating mga tanke at saka yung ipuan. Saka yun lang mga kapakloy yung ating topic nga, mga tanggal may matutunan kayo sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share, comment din para sa mga katanungan mga kapakloy. Ito lang yung mga ito yung experience ko sa sapa mga kapakloy sa pagano ng tachometer base sa experience. So yun lang mga kapakloy, tsaka huwag niyong kalimutan, pasalamat sa ating mahal na Panginoon kasi hindi dahil sa kanya hindi tayo, wala tayo dito mga kapakloy. Huwag natin kalimutan, tawag natin mahal na Panginoon. So yun lang mga kapakloy, and God bless you all, maraming salamat.